sugal sigarilyo, pagkat kinakabuti sa buhay at lakas mo. Gising, gising kabataan. Gising, gising kabataan. Gising kabataan.
Kabataan Live! Magandang-magandang araw po sa lahat ng mga kagising, kapamilya, kapuso, kadabarkads, kapatid, at sa lahat ng klase ng ka. Kasama po kayo sa lahat ng ating pag-uusapan sa araw na ito patungkol sa awitan, sayawan, palakasan, panalanginan, at syempre, salita ng Diyos. Ako po si Pastor Basilio Valfebrer at Kuya Aris. Kami pong magkasama, makakasama nyo sa loob ng isang oras dito lang sa Gising Kabataan Live! Excited ako ngayong araw na ito. Yes. Pero bago natin simulan ang pag-uusapan natin, gusto natin mag-shout out muna, no? Yes, shout out! Sa ating mga taga-subaybay tuwing araw ng Martes. Yes. Alas 3 na nga po. So, simulan natin. So, sige po. Ito, medyo malayo pa po ito. Si Kuya Miguel, we miss you, brother. And he's not a Filipino. That's why I speak English po. Because he came from Malaysia. KK. Yeah. KK, Malaysia. Oh, I still remember you. You said, hello, tatay. I know you're watching. Yes. So, shout out to you. Kuya Miguel, we miss you. Yeah. Oh, so, amin din po nga binabati ang mga taga San Juan, Batangas, yung mga kabataan, yes, po ng right. San Juan, Batangas. Of course, yung ating kaibigang pastor doon, si Pastor Ramon at saka si Pastor Alalay. Yes. So, syempre din po sa Binyan, Laguna, si Sydney Herrera, shoutout po sa inyo, sa mga taga Binyan, Laguna po dyan. God bless you all po. Okay, ganun din, nagpapa-shoutout din yung J-Prim Youth Family. Ano, kilala ko rin yung pastor nila. Ang pastor nila dito ay si Pastor Emerito Bernardo. Isang masipag at matyaga, yes, na lingkod ng Panginoon. Mabuhay ang mga kabataan dyan. Yes, at ito po, masugid pong follower talaga ng Gising Kabataan nito. Yung todo support po nito. Si Kuya Teo or si Timothy Cabangon, shoutout po sa inyo. Taga sa Santa Rosa, Laguna at sa mga taga Santa Rosa, Laguna po dyan. Thank you for the support po. Shoutout din sa mga taga-Balayan, Batangas, yes, yung mga kabataan. Ang gaganda ng mga patotoo nila. Yes. May nagsisend sa akin na enjoy nila. Meron pang naiiyak daw habang nanonood sa ating mga pinag-uusapan. So, it's so nice to hear from you kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Let me know. Pwede niyo po kami i-email. Pwede po kayo mag-comment. Yes. Dito po sa comment box. At upang marinig naman po namin kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Yes. Vanessa Esquivel, shoutout to you po. Taga-Naga City. Taga-Naga. Naga City po. God bless you all po. Sa lahat ng mga taga-Bicol, hindi, yes, alam ko po na hindi lang taga-Naga ang nanonood sa atin, right, at napapagpala, kundi maging sa iba't ibang lugar ng Bicol. Of course, yes, taga-Bicol din, nagpa-pastor si Pastor Jello. Jello. Yes. Ano? Mr. Pastor Jello. Oo. Meron ding mga nakita ko at nagpapasabi na sila'y nanonood, yung mga taga-Tobacco, Albay. Oh, wow. So, maraming salamat po sa support ng mga taga-Bicol. Yes. Ano? Ganun din, ay gusto nating pasalamatan ang mga taga Tanay. Yes. Ano, sa tama, taga Tanay Rizal, Binangonan Rizal, yes, Bililia Rizal, ano, at iba, Kainta Rizal, iba Antipolo, of course, yes, at iba't iba pang lugar dito po sa Rizal. Yes. Ano, so shout out sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang itong Gising Kabataan Live. Yes, pagpalain pa po kayo ng lubos ng ating Panginoon sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pag-follow po ng Gising Kabataan. And we're doing all our best po para kayo rin po ay mapagpala sa mga topic na pag-uusapan, mga bagay-bagay na pag-uusapan, hindi lang sa mga kabataan, right, pero makatulong din po sa lahat sa atin, sa ministeryo, personal na buhay, spiritual na buhay, at lahat-lahat po. Oh, bago tayo matapos sa shout out, ano? Meron din mga nanonood ng mga taga Baguio City. Yes, wow. That's right. Sa mga taga Baguio po, sa Benguet, sa Trinidad, Baguio, right, lahat po sa Mountain Provinces,
Binabati po namin kayo at maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa programang ito. Umasa po kayo na kami po ay gagawin ang lahat para lalo pa kami na maging pagpapala sa inyo at aming pag-iisipang mabuti at ipapanalangin kung ano mga bagay-bagay na ating pong pag-uusapan na magiging pagpapala sa ating mga tagapanood. Na talaga naman very timing po at mensahe ng ating Panginoon. Amen! Yes. So simulan na po natin, kung kayo po ay hindi namin nabanggit ang inyong lugar, pwede comment po kayo mag-comment okay. Ano po, at kung may topic kayo na gustong pag-usapan, yes. Pwede rin po yun, sapagkat kami po'y nakikinig sa inyo. So ngayon pong araw na ito, ang ating pag-uusapan, wow, ay talaga namang usong-uso. Trending. Kumbaga sa millennials, daddy, or centennials, yung lengguahe nila. Trending. Yeah. Trending to. Sa Facebook, TikTok. Sa TikTok, ano, sa Instagram, yes. Sa Twitter. Talaga namang lagi mo itong makikita at ang mga bata at hindi lang bata, lahat ng mga tao at hindi lang kabataan, kahit mga tatay, nanay, lolo, lola ay nakiki-TikTok at alam niyo na po, palagay ko, alam niyo na ho kung ano yung binabanggit ko. Na-hook dito sa musikang itong binabanggit mo dati. Na. At actually, maganda sana yung ano, no, yung ilang wordings doon, no? Kung nauunawaan nila. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang usong-usong binibining marikit. Yun, no? Hindi ko po alam yung kanta, pero yun yung sounds, eh. Okay. No, ako, iba pala yun, yung mga gumaga, no? Ang alam ko lang kasi, ganito, eh. Pangangaral ang salita ng Diyos. Hindi ko alam yung mga paganong-ganon, no? Anyway, ano man yan, gusto ko po na tayo ay magkasiyahan at pag-usapan natin ngayong araw na ito ang patungkol sa binibining marikit, saan galing ang iyong rikit. Yes! Alright! Okay, siguro ay atin muna pag-usapan, ano ba yung meaning ng marikit o rikit? Okay, right, daddy. Oh, kasi masyadong malalim yung Tagalog na yan. Mm-hmm. Ako personally, hindi ko yan maintindihan unless i-Google. Mm-hmm. Right? And most especially yung mga bata, medyo hindi na nila maiintindihan itong malalim na mensaheng ito. Yung mga millennials. Yes, millennials and centennials. Centennials, hindi na nila. Ako medyo alam na alam ko pa to. Yes. Nauunawaan ko pa talaga itong topic na ito, itong salitang ito, sapagkat ito ay lingguwahe pa nung ako'y bata pa. So, ang marikit po, ang ibig sabihin po ay maganda. Yun, ah. Maganda, o kaya naman yung maningning. Mm-hmm. No? Maganda, magandang maganda. So, kaya nga, na marikit. Yung rikit niya talagang nakakamagnet, yes. No? Kaya gusto ko pong pag-usapan natin ngayon kung paano, syempre, baka sabihin nyo, usapang mga babae lang yan. Yes. Hindi po. Hindi. Kasi, paano din naman ang mga lalaki maghahanap ng binibining marikit? Yes, that's right. Tama po yan. Kasi, di ba, binibining marikit, saan galing ang iyong rikit? Bakit ang mga binatay gustong-gustong dumikit? Yes. Oh, di ba? Bakit ang mga binata ay itirinit? Nagra-rhyme. Kasama siya. No? Nagra-rhyme yung mga sinasabi namin. No? So, simulan na po natin ang ating usapan dito sa Kabataang Gising. Pag-uusapan na natin ngayon ang patungkol sa binibining marikit. Saan galing ang iyong rikit? And gusto ko, daddy, kaya po natin ito pa rin yung topic kasi yung buwan na ito is June Bride. Kaya uh-huh. Kung mapapansin nyo pong lahat, ito'y continuation or magkakaugnay doon sa mga pinag-usapan po natin sa last episode kung kayo po'y nakasubaybay sa gising kapatahan. Didiretso natin. Yes. Yung buwan ng Hunyo, daddy. Hunyo ay patungkol po sa mga pagpapakasal, yes. O yung tinatawag na June Bride. So gusto po natin bigyan ng ilang mga pananaw at kaalaman na maibabahagi namin sa inyo upang sa ganon ay bilang mga kabataan magkaroon kayo ng mga kaalaman, kaunawaan
patungkol sa paghahanap ng nobyo at nobya, yes, or kung kayo nagbabalak na magpakasal. That's right. Tama po yan. So, simulan na natin. Alright. Ano ang kabataan gising na binibining marikit? Katangian ito ng isang binibining marikit. No? Mm-hmm. Lali, sa magandang katangian. Kasi pag sinabing binibining marikit, ano? Is maganda, maningning. Saan nga ba nang gagaling ang kanyang rikit, no? Ang katangian na ng kabataang gising, unang-una, ang binibining marikit kay Kristo kumakapit at lumalapit. That's right. No? Tama po yan. No? So kapag ka ikaw ay kabataang gising at masasabi mong ikaw ay binibining marikit, wow! Sigurado ako, ikaw ay binibining kay Kristo nakakapit, kumakapit, at lumalapit. Yes. So meaning, hindi kung kani-kanino nakakapit. That's right. No? Hindi kung kani-kanino umaangkla. Sa halip, kapit ka lang sa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen. At mahalaga to, mahalaga. Kasi iba yung ganda. Iba yung kinang at iba yung ganda ng kay Kristo nakakapit. That's right. At kay Kristo lumalapit. Yes. Amen po dyan. Amen po dyan, Daddy. So, ano pa? Okay, siguro po sa akin, isang dadagdag ko, ang isang binibining marikit ay hindi lamang panglabas ang kanyang kagandahan. Kung hindi, maging sa kanyang loob, ang kanyang ganda ay lumalabas. So hindi lang from outer appearance, physical appearance yung maganda sa kanya, pero even yung kalooban niya ay maganda rin po. So, meaning, ito ay nagmumula sa puso. Yes. Mula sa loob palabas. Ito yung lagi nating sinasabi, no? Hindi pwedeng hindi lumabas kung ano yung laman ng puso. Right. Pag may galit sa puso, ay nako, sigurado ako, makikita yan sa mukha. Makikita sa action. Kaya naman, kapag ka ang panloob mo ay maganda, yes, sigurado din tayo, maganda rin ang lalabas dito. Amen. Tama so, yan. Ang binibining marikit, may magandang kalooban. Right. Wow! Kasi pag maganda ang kalooban, sigurado po, lalabas yan. Kasi lahat ng bagay naman po dito, Daddy, kumukupas eh. Yes. Kahit yung ganda, ay kumukupas yun. Tumatanda ang mga kababaihan. Pero yung ugali, yung panloob, mananatili yun eh. Hanggang kung talagang mabuti kang tao hanggang sa pagtanda natin, mananatili na mabuting tao tayo eh. Tama, right. Right. So, sabi rin ng unang Pedro, kabanatang 3, no? Talatang 3 hanggang 4. Your beauty should not come from the outward adornment. Yes. Such as elaborate hairstyles, and the wearing of good jewelry, gold, or fine clothes, or yes, gold jewelry, or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self. Yes. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Amen. Yung mula doon sa kaloob-looban ng iyong puso, kung ano yung mga nakalagay doon sa ilalim ng iyong kaloob-looban, ito'y lalabas, hindi pwedeng hindi. Amen. Huh? Okay. So, meron pa po ba, Daddy? Okay. Oh, okay. Isa pa ay yung may takot sa Diyos. Amen. That's right. May takot sa Panginoon. Alam nyo, walang ibang gaganda pa sa isang binibini o isang dalaga kundi yung makita na siya ay ganap na may takot sa Diyos. Amen. Tama po yan. Kasi pag tayo ay may takot sa Diyos, alam nyo, yung mga binibining marikit, talagang may takot sa Diyos siya. Hindi yan takot sa tatay lang or sa nanay lang or sa sino mang tao, kundi higit sa lahat, meron siyang takot sa Diyos. Yes. Kasi ang kanyang kinakatakutan, ito yung banal na pagkatakot. Right, yes. Hindi yung kagaya ng takot sa multo. Mm-hmm. Ito yung takot
na ikaw ay may banal na takot na nagdadala sa paggawa ng tama, sa paggawa ng kalinisan, sa paggawa ng kabanalan. Amen. Tama po yan. So, ang kabataang gising na binibining marikit ay takot kay Lord. May takot kay Lord. May takot sa Diyos. Yes. So, di ba? O, ano pa? So, siguro yung binibining marikit din ay may magandang pananaw o perspective sa buhay. Aha. So, sabihin, yung isang binibining marikit, hindi siya harya ng harya lang. Right. Okay, so, ako naniniwala yung lalaki, isa yun sa ginugusto eh. Kapag kayong babae may direksyon ng buhay, yun yung isa sa hinahangaan. Ikaw, Daddy, alam ko yan yung testimony mo eh. Di ba? Si Mami, hindi mo naman basta-basta nakuha eh. Kasi the more there is a challenge, the more tayo rumirespeto sa babae, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Tama yun, no? Meron ang binibining marikit, merong magandang pananaw. Nung may magandang pananaw sa kanyang buhay, alam niya kung saan yung magandang patutunguhan niya, no? Hindi bara-barabay, no? Hindi kung ano-ano lang ang pinagagagawa. Yes. Sa halip, ang mga ginagawa niyan ay pawang nakapagdudulot na maganda sa kanyang buhay, no? Yes. Sabi nga, kapag ka ikaw ay naglagay, anumang, I will give you an example, anumang bagay, nalagyan mo ng basura, that's right, nagiging basurahan. Mm-hmm. Kung ano yung nilagay mo, yun ang nagiging ikaw. So kapag ka maganda ang ipinasok mo sa loob ng iyong isip, sa loob ng iyong puso, maganda rin ang kalalabasan ito. That's right. So parang yun nga, yung sinabi ko, pag ang isang lugar, nilagyan mo ng basura, nagiging basurahan. Mm-hmm. Pero lagyan mo ng mga bulaklak, nagiging garden yan. Yes. So, nagiging maganda. So, ang binibining marikit, merong magandang pananaw sa buhay. Yes. Okay. Amen. Siguro po, dati sa pangdagdag ko, because if you have this fear of the Lord, you have this great perspective from the Lord, ang binibining marikit, naniniwala ako, isa siyang mabuting ehemplo. Yes. She is a good example. No? Ibinibining marikit is a good example to many women. Uh-huh. Right? Tandaan po natin, hindi porket trending, hindi porket uso, tama. Yes. Yun yung lagi po natin tatandaan. No? Most especially pagka-Kristiyano ka na, may nakita ka nag-TikTok, nagpakita ng kung ano-ano. So bilang Kristiyano, ikaw rin ganun yung gagawin mo. Ulitin ko po ulit. Hindi porket uso at trending, tama. Right. Hindi porket maraming gumagawa, tama. Yes. Kasi kung babasihan natin ang Biblia, may mga pagkakataon, yung mga lingkod ng Diyos ay nagsosolo. At ipinaglalaban ang katotohanan, mas marami ang lumalaban. So hindi ko mo maraming gumagawa, makikiuso ka na rin. No, ang isang binibini, kagaya ng sinabi mo, binibining marikit, kaya na marikit eh, maganda, maningning, mabuting halimbawa. Yes. Tama. Okay. So, naalala ko rin po yung sinabi ng presidente po natin, si President Duterte, nung hindi pa po siya presidente, may hearing doon within the Senado. Ang sabi ng ating presidente, they laugh at me. Mm-hmm. They all laugh at me because I am different. Mm-hmm. I laugh to them because they are all the same. Right. So, kaya makikita po natin, kahit yung bansa po natin ay maganda ang tinatakbo. Bakit? Kasi mabuting halimbawa. So, ganun din po yung isang binibining marikit. Right? Mm-hmm. So, he is a good example, basta alam niyang tama. Maaring tinatawanan siya ng karamihan against all odds na tinatawag, pero yet, tatayo siya doon sa maganda, tama, sa katuwiran, sa kabanalan, sa kabutihan, at tama sa harapan ng Panginoon. Kahit tinatawanan pa siya ng lahat, at tatawanan niyang lahat. Bakit? Kasi lahat sila pare-pareho. Tama. So, mabuting malimbawa ang isang binibining marikit. Yes. Isa pa dyan, no? Ang binibining marikit ay contento. That's right. True. Contented in her life. Ano, contento? Hindi naiinggit. Mm-hmm. Ano, hindi mo kayang inggitin yan. Hindi mo kayang
Dala-dalahin niya kung saan-saan kasi kontento siya. Yes. Hindi siya madadala sa mga mali kasi kontento siya kung ano yung tamang ginagawa niya. Kung ano yung alam niya sa puso niya, sa isip niya na tama para sa kanya. Amen. No, hindi siya pwedeng dalahin kung ano ang sitwasyon. Right. Sa halip, dadalahin siya ng kanyang conviction sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaya nakokontento siya. Amen. 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 Tama po dyan. Okay. No, isa pa. No, siguro po gusto ko rin pong idagdag ang isang binibining marikit. Hindi maraikit ha, marikit. Okay? Ang isang binibining marikit ay may respeto sa kanyang sarili. Oh, mahalaga yan, okay? No? Kasi nakakalungkot, Daddy, di ba? We can watch in Facebook or social media, humihingi ng hustisya. Mm-hmm. Bakit? Kasi minsan, di ka naman babastusin eh. Kung ikaw ay binibining marikit, di ka naman babastusin kung ang suot mo ay hindi ka bastos-bastos. Tama. Magsusot ka ng short, magsusot ka ng maiitling short, tapos ayaw mong bastusin ka, ayaw kang sipulan. Hello? Hindi po tayo dogmatic ha. Hindi po tayo sinasabing lagi lang po natin tatandaan, lahat ng bagay pwedeng gawin, pero hindi lahat ng bagay nakakatulong. Tama. Kasi alam mo, yung isang binibining marikit ay nire-respeto niya yung sarili niya. Hindi niya pwedeng ipakita yung kanyang katawan. Mm-hmm. Hindi niya pwedeng ipakita yung mga bagay na hindi naman talaga dapat ipinupubliko. Right. No? At ang binibining marikit, kaya nga marikit eh, maganda, manimning. Mm-hmm. Eh talagang may respeto sa sarili kasi if you want to be respected by others, you need to respect yourself. That's right. First, kinakailangan alam mo kung paano may re-respeto yung sarili mo. At ka-respe-respeto ka, di ba? Paano may re-respeto ko? Nakikita ka, halos labas na yung dibdib mo. Halos labas na yung singit mo. Right. Di ba? So, ang binibining marikit ay may respeto sa sarili. Alam niya kung paano niya dadalahin ang tama. Alam niya kung paano niya dadalahin ang kanyang sarili na karespe-respeto sa lahat ng mga tao na makakasalamuhan niya. Yes, tama po yan. Dapat lang ilugar ang kanilang mga sarili. Tama. Diba? So kung gusto niyo mag-short, dun kayo sa loob ng bahay niyo. Kasi wala makakakita. Yung kalsada, hindi po yan ganon. Tama po ba? Yes. Hindi naman yan beach. Ang kalsada, hindi naman siya beach para mag-two-piece ka o mag-ikli ka ng short. That's why we have to respect and put ourselves into right place, right, para marespeto po tayo. Okay. So, isa pa, ang binibining marikit ay, ano, may kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Ano? Ito, alam mo, lagi itong nasasabi eh, at lagi ko itong sinasabi. Kapag ka naglilingkod ka sa Panginoon, pastor, manggagawa, basta tumatayo ka sa pulpito, pag nasa pulpito ka na kasi, iba na yung kaluwalhatian eh. Glory to God. May shining glory. Glory to God kagad. Oo, may kaluwalhatian ng Diyos. So, ang isang binibining marikit, may kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Hindi lamang nagniningning yung kanyang natural na ganda, kundi nagniningning higit sa lahat yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya talagang kumpleto ang pagiging maningning at pagiging maganda niya, pagiging marikit niya. Bakit? May kaluwalhatian ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin po pala, dapat ang binibining marikit hindi nagmamadali. Kasi kapag ang kaluwalhatian ng Diyos talaga nasa kanya, hahabulin siya eh. Right. Tama po ba yung pagpipray? Kaya dapat hindi nagmamadali. Baka lang talagang sadyang hindi pa nagniningning si marikit. Okay. Pero ang binibining marikit ay merong kaluwalhatian ng Panginoon. Yes, kaluwalhatian ng Panginoon. At ang binibining marikit ay punong-puno ng pananampalataya. Yes. Amen? Amen. Kasi, alam nyo, kahit anong ganda mo pa, kahit anong sexy mo pa, kahit anong kinis mo pa, ano? Kung ikaw na may walang pananampalataya, for me, you will never be attracted. Yes. Kasi ako nga, may kaibigan ako, no? Hindi kagandahan, sabihin ko na talaga. Hindi kagandahan, may edad pa. Pero nanampalataya siyang bibigyan siya ng Panginoon ng mapapangasawa. At binigyan siya ng Panginoon. Gwapo pa ang binigay sa kanya. Wow! Pag pinagtabi mo sila,
parang hindi bagay. Pero dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, parang bagay na bagay sila. Why? Because she is full of faith. Amen. Kasi nadadala ng pananampalataya. So yung kagandahan ng binibining marikit, hindi lamang ito sa kine, sa ganda ng mukha, sa korte ng katawan, kundi nadadala rin kapag ka ikaw ay punong-puno ng pananampalataya. Yes. Yung sekreto yan, ha? Na dapat alamin ng mga nahihirapang makakakuha ng boyfriend. You are blessed. Kasi when ikaw ay punong-puno ng pananampalataya, I tell you, you will attract the people. The faith will attract the people, right? Amen. So, punong-puno ng pananampalataya, ang binibining marikit. Yes. Amen. Kaya ang mga binata ay napapadikit. Yes. Amen. Okay. So, sige. So, siguro, Daddy, dagdag ko habang nag-uusap tayo, yung isang binibining marikit din pala, he is a difference maker. Right. O, kasi di ba, according to your story, hindi bagay eh. Marang pagtawanan ng mundo eh. Diba? Ibig sabihin ng binibining marikit, may kakaibahan talaga sa kanya. Right. And I believe that is the glory of the living God na kanina pa po natin pinag-uusapan. Kasi tandaan nyo po, yung totoong pananampalataya, thanks to 20 years of experiencing in serving the Lord, yung totoong pananampalataya, totoong kaluwalhatian ng Panginoon, yung totoong pagsama ng Diyos, hindi napiteke. Mm-hmm. See, kahit magpunas ka, mag-makeup ka, magpaganda ka na magpaganda, magpapogi ka na magpapogi, pero kapag hindi ka totoo sa Panginoon, hindi totoo pala ng palataya mo, hindi ka magiging attractive eh. Tama po ba dali? Right. At if you don't have faith, how you become a difference maker? Mm. And if you don't have the glory of God, how you become a difference maker? So, kaya mahalaga yung mga nauna na may kaluwalhatian ka ng Diyos at punong-puno ng pananampalataya. Kasi pag ikaw ay punong-puno ng pananampalataya, naniniwala ako na punong-puno ka rin ang salita ng Diyos. Yes. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. Sabi yan ng Romans chapter 10 verse 17. So kaya pag ikaw ay puno ng pananampalataya, ibig sabihin puno ka rin ang salita ng Diyos. Amen. And you know what? When I was a single man, I really admired the people who are really full of the word of the Lord. Amen. Full of faith and there is a shining glory of God. And their life become a difference maker. Yes, amen. So, pagka ikaw ay difference maker kasi, ma-attract mo ang tao eh. True. Madadala mo kahit anong uri, mayaman, mahirap, guwapo, maganda, sexy, macho, pangit, ano pa man yan. Anyway, wala namang pangit eh. Sabi nga eh, beauty is... beauty is in the eye of the beholder. Yes. So meaning, kaya minsan sasabihin natin, bakit siya? Nagustuhan. Ang pangit, ang ganda-ganda niya. Eh bakit ba? Maganda, guwapo ang tingin niya. Ang panalangin po dyan, Panginoon, ilayo mo po kami sa saro ng kahirapan. Alam niyo, maganda kasi itong binag-uusapan natin, binibining marikit. Huwag pong bangungot! Binibining marikit. So, ang isang binibining marikit is a difference makers. So, yan po ang mga katangian ng binibining marikit. Alam na natin kung saan galing ang marikit kay Kristo. Yes, amen. Ang pinakaganda na makikita sa atin ay ang kinang, ang ganda, at kaluwalhatian na nagmumula sa ating Diyos na nakikita sa ating buhay, nakikita sa binatang tarim, yes, nakikita sa binibining marikit. Kabataan, gising. Gising! Manggigising na naman tayo and yes. I'm always excited in this segment kasi talagang tayo ay nanggigising sa mga pag-uugali na hindi karapat-dapat bilang mga kabataan at sa iba pang mga bagay. Yes. Lalo na, ngayon ang pinag-uusapan natin ay binibining marikit. Yes. No? So, ngayon ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na mali at pangit sa mga binibini kaya hindi nagiging marikit. Yes, yung thoughts no? na
na mali, Daddy, no? Na dapat baguhin. Just to be balanced, kasi kanina, we have the great example of Binibining Marikit. Right. Pero we can see naman, sometimes, a lot of people na sa iba, tingin nila yun yung Binibining Marikit, pero ito yung mga bagay na dapat iniiwasan. Oo. At hindi dapat ginagawa. Tama. Mm-hmm. So, ano ba yon? Ito yung nakikita nating madalas sa mga kabataan. Lalo-lalo na sa mga nagtitiktok, ano? Yes. Yung paglaladlad ng katawan o mga kalaswaan. No, lalo na, tapos yung mga sayaw na pagiling-giling, na akala mo nang aakit ng tao, o akala mo ay may inaakit na ko, wag ganon, mga kabataan. Lalo na siguro, Daddy, yung mga Binibining Marikit na nagkakaedad na. Kasi dati yung mga babaeng pagkadalaga pa, I mean, what I'm trying to say, teenager pa, alam mong para mong Maria Clara pa eh. Mm-hmm. Diba? Hindi pa akong sumayo pa, pinis na pinis pa. Mm-hmm. Pero habang tumatagal na tumatanda dahil walang boyfriend na matagal na, no boyfriend since birth, kaya tiririt, tiririt. Nilalabas na lahat. Ang kanyang buong katauhan, pati kaluluwa, huwag ganon. Huwag ganon. Gising. No, kasi hindi ho tama o hindi tama ang iladlad nyo ang inyong mga katawan, ang inyong mga kaluluwa sa harapan ng publiko, sa harapan ng kamera, at sa harapan ng maraming tao. Gising. So, unang-una po kasi din talaga, so dagdag ko dito dati sa gigisingin kasi pinag-usapan natin is about paglaladlad ng mga parte na hindi naman dapat ipakita, mm-hmm, o mga kalasuan. Ito yung mga bastusin kasing girl na tinatawag sa mundo, I mean sa secular, or lengguwahe ng kalye. Bastusin. Mm-hmm. Right? Yung mga Binibining Marikit na sometimes ay bastusin. Yun yung bagay na yun. So, gusto ko lang pong maunawaan natin, iba kasi yung kultura nating mga mamamayang Pilipino, whether we accept it or not, iba pa rin yung kultura natin sa Western eh. Right. Say, karamihan kasi na nakikita natin, TikTok came from Western. And it's natural for them sa beach o kaya sa ano, na talagang ganun yung itsura nila without malice. Pero kasi sa atin dito sa Asia, or tayong mga Pilipino, it's not like that. Hindi tayo nabuhay ng ganun. Especially tayong mga Pilipino. Yes. Kasi alam naman natin yan. Pumunta sa Australia, may isla doon, na pag naligo sila sa beach, talagang hubot-hubad. Wala silang pakialaman at hindi ka papapasukin doon pag hindi mo gagawin yon. I was in Sydney doon, sa park doon, nagpapainit sila ng katawan. Ako, halos hinuhubad na yung kanilang mga damit. At eto yung babae at lalaki ha. At ganun din naman, of course, nakita rin natin yan sa Taiwan, no, at saka sa Japan, no, nung naligo tayo doon sa... San man po yun? Oo, oh, yung pinaranas ho sa amin. Kasi, onsen. Dati na lang ako, onsen. Ano, hindi naman ho namin alam na ganun pala yun. So, nung tao po. Na kapag ka mapasok ka pala doon, kailangan eh, wala ka talagang sa... May tuwalya naman, Daddy. May tuwalya, pero napakaliit. Hindi mo alam kung anong tatakpan mo. May towel. Alam nyo, nakakatawa, no? Kasi sabi nila, kailangan maranasan nyo to, Pastor, kasi lahat naman ng mga pupunta dito ay ginagawa ito. Nag-onsen sila. You need to experience it. Eh, by the way, wala namang bastusan doon, no? Yung lugar na yon. Talagang natural yun sa kanila. Kaya lang, alam nyo, mga Pilipino tayo. Kasi tayo mga Pilipino, medyo mahinhin talaga tayo eh. Tsaka, hindi tayo sanay nung pinaglaladlaran yung buong katawan natin. Kaya talaga naman, pagpasok namin, di ko alam kung saan ako magtatakik, dito ba o dito ba? Nung kaprasong face towel, ano? Nung paglabas namin, sabi na kasi pamilya kami pumunta eh. Sabi ni... Magkahiwalay naman po yung babae. Oh, magkahiwalay yung babae sa lalaki, sabi si Tad. Ay naku, di na ako babalik siya. But anyway, we're talking about yung paglaladlad ng katawan. Yung pagiging bastusin. Oo, yung pagiging bastusin. Hindi lang ito doon sa pag-tiktok-tiktok, no? Kundi maging yung pananamit. Lalo na kapag ka ikaw ay magbabiyahe, wala ka naman sariling sasakyan. Tapos magsusuot ka ng pagkaiksi-iksing short. Yes. Tapos nagagalit ka kapag ka tinitignan ka ng ibang tao. Ang pinamasaya, Daddy, kapag yung mga girls, di ba yung magsusuot na maikling short,
Tapos pagka nasa public lalabas, ang gagawin, maikli yung short nila, hilan ng hilan ng hilan pababa. Eh, nagsuot ka na maikling short, tapos ihilahin mo. Oo, eh, yung iba nga ganun ng ganun eh, no? Eh, ayaw mo palang na makikitaan ka, bakit ilaladlad mo? Gising, daddy. Oo, di ba? So, sa mga kabataan, sa mga kabataan, na talaga namang halos ilabas na ang inyong kaluluwa, gising! Huwag bastusin. Yeah, gising-gising! Okay, ano pa? Ano pa, daddy? Oh, so, yun ang story natin. No? Alam niyo, isa pa ito. Well, ito medyo controversial itong sasabihin yes, ko. Daddy. Yung retoki girl. Yan. No, yung mga hindi nasasatisfied at hindi nakokontento kung anong meron sila. No, kunwari, yung ilong naman pwedeng madaan sa makeup. Ipapatangos pa. Ay, pero meron akong nakita, no? Yung pang-ipit na lang pala. Masensya na ako. Masaya lang po kami. Masarap po ito. Alam ko, natatawa din kayo dyan. Naalala ko lang, meron akong nakita yung pang-ipit. Diba? Pang-ipit ng dami. Hindi. Pang-ipit ng ilong. yung binibenta, 700 yata yun. I don't know, pero nakita ko, nakalagay pa nga, eto na ang pampatangos sagot. Pampatangos ang ilong para, at ginagamit ito ng mga artista. No? Nakita ko eh, iniipit lang naman ng ganon. Bibili ka ng 700, eh di bumili ka na lang ng sipit. Sipit ng damit. Sipit ng damit. So, sa mga kayo po namin dyan, no, yung kapamilya po namin, kilala nyo po kung sino kayo, DM nyo lang po kami, DM nyo lang po kami kung gusto nyo po ng sipit na yan. Yeah. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, when the Lord made us, when the Lord created us, the Word of God says He created us fearfully, wonderful. And wonderfully, wow. Perfect in the eyes of God. Oo, kasi maaaring hindi ganun katangosan ng ilong mo, pero ang pungay naman ang mata mo. Oh, yes. That's yeah. Right. Maaaring medyo kikirat-kirat ang mata mo, tapos pero ang tangos naman ang ilong mo. Kung saan-saan mo nakalagay ngipin mo. Yan. Yeah. Pero saan? May dimple ka naman. Oo, di ba? Minsan, parang ikaw ay nag... Pasensya na po, sa'yo lang. Pero masarap po yung ganito eh. Affected din po kasi yung mga nakapaligid sa amin eh. Kaya masaya lang kami. Lahat, pati po sila natatawa. So, maaaring may butas sa mga mukha mo, di ba? Yung iba. Yung iba, di ko naman sinasabi nandito ngayon sa set. No, pero... Grabe na ko. Sigurado ako. Umuusok ang comment section natin. But you know what? There are people that they have that kind of face. But you can see their goodness. Yes. You can see yung ibang yung nadadaan sa pizza, nadadaan sa alam mo na yon. And then, but seriously speaking, may mga bagay na maganda. Minsan kasi nagpo-focus tayo sa pangit. Mapapatigil ka. alam niyo naman dito sinasabi kami ng Diyos na tignan ang magagandang bagay sa aming kapaligiran. Kasi kahit na pangit ang makikita mo, pwede mong pagandahin. Naalala ko, no, seriously speaking, naalala ko noon, sa aming magkakapatid, ako yung laging sinasabihan, ako daw yung pinakapangit. So, actually, lagi ko naririnig, ampun daw ako kasi daw ako daw yung pinakapangit. And then when I became Christian, I started to realize that I am created by God fearfully and wonderfully. Katakot-takot. Oo, katakot-takot. Hindi nakakatakot. Kamangha-mangha at katakot-takot, pero hindi po nakakatakot. So, nag-start ako mag-isip, ano ba yung maganda sa akin? Ano ba yung magandang katangian o sa mukha ko? So, tinignan ko, sabi ko lahat sila, medyo maputi. Lahat sila matangos ang ilong. Lahat sila parang may hitsura kesa sa akin. Well, I started to smile. And then when I started to smile, yan. Nakita ko ang dimple ko. Sabi ko, eto meron ako
nawala ang mga kapatid ko. So, meron akong kagwapuhang itinatalo. Ay, hindi nakatago, kundi lahat. Lantad. Labas at lantad. So, minsan kulang lang tayong tignan natin yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ano? So, kaya hindi retoke ang sagot. Hindi retoke ang sagot. Actually, pag pinakita niyo yung picture ko noon, no? At yung picture ko ngayon, yung mukha ko ngayon, no? Ang laki ng kaibahan ho. So, makikita natin kung papaano ang Diyos ay nagbabago. Because when the Lord changed your heart, it will follow your physical appearance. So, hindi ho natin kailangan magpatangos ang ilong, no? Mamaya, mamagapa yung ilong mo. Which is na marami tayo narinig na ganyan. Oo. Nagpatangos ng ilong. Nabulok ang ilong. Tumangos, nabulok ang ilong. Oo, nagkasarap-sarap. Kasi nga, medyo nagkamali ang doktor. Nalala ko, nagpalagay, uminom ng vitamin C na lusaw. Meron akong kilalang ganyan. May binentahan, eh, nagtitake siya ng ano, pampalaki ng boobs. No? Pampalaki ng panghinaharap. Tapos may nagbenta ng ano, ng vitamins. Mm. Ng healthy, ano daw yun? What do you call this? Healthy food supplement. So, gusto niya rin maging healthy siya. Nagtake siya. Aba, natunaw. Natunaw po yung kanyang pangharap. Galit na galit siya doon sa nagbenta sa kanya kasi hindi daw siya gumanda. Pumangit siya kasi natunaw yung kanyang effort na ininom para lumaki yung kanyang hinaharap. No? Hindi po natin kailangan gawin yan. Kailangan nyo pang magbayad ng malaki sa inyong mga pigi, sa inyong mga ilong para tumango, sa inyong mga labi. Alam mo, hindi ako nagagandahan doon sa mga pout lips, no? Parang sungalngal, no? Parang nakasungalngal. But anyway, sabi nga natin, ang pagtingin ng maganda ay nasa tumitingin. Mm-hmm. Ano? The beauty is in the eye of the beholder. So, but anyway, hindi na natin kailangan gumastos ng kung ano-ano pa. Ano po? Well, hindi ko sinasabi nga huwag kayong maggamit ng makeup. Well, kung ito'y magiging maganda sa inyo, hindi naman kayo magmumukhang prostitute. That's right. Hindi naman kayo magmumukhang sabi nga nila, bastusin. Mm-hmm. At ito ay magiging maganda yung inyong aura sa ibang tao. Go for it! Pero ang sinasabi ko dito ay yung hindi ka nasasatisfied kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo, kaya kung ano-ano pa yung pinapadagdag at pinapabawas mo. Mm-hmm. No? So, gising! Yes, I think so, Daddy. Add-on lang po din sa retoke girl or sa retoke. I think nothing beats na maging totoo ka sa sarili mo. Right. Accepting the truth kung sino ka, paano ka nilikha ng Panginoon, and the best truth that we could ever have is God created us in His own image. Yes. Yun palang sapat na po yun eh. See, kahit sabihin natin kung saan nakapatong yung ngipin natin, mm-hmm. Basta one thing we are sure that God created us in His own image. Right? Mm-hmm. So kahit butas-butas pa yung mukha natin, right. Again, we are created in God's image. Mm-hmm. Ano man yung kapintasan na meron tayo, kung kilala natin yung Diyos natin, become a kapintasan of God. Kasi di ba yung lagaya ng honey? Honeycomb. Di ba yung honeycomb? Pero, hindi magkakaroon ng honey. Lang ganun. Kailangan yon. So, may mga bagay din naman. Well, hindi ko pa sinasabi. Hindi po namin dito pinopromote na maging pangit. Yes, that's right. Simplicity and truth is what we're promoting right now. Ang gusto namin ipakita sa inyo is huwag na yung kung ano-ano pa, tapyas dito, tapyas doon, dagdag dito, dagdag doon. Because when God created you, it's enough. Hmm. Because the Lord created you fearfully and wonderfully. So, hindi mo kinakailangang magparitoke para maging binibining marikit. Yes. Gising! Yes, and that leads sometimes those things, Daddy, dahil sa hindi ka kontento sa sarili mo, sometimes it leads you, as yung binibining marikit na kailangan gisingin,
na nagiging papansin ka. Yung tinatawag na KSP, kulang sa pansin. At ito yung isa sa dapat na ginigising sa mga binibining marikit na may gantong ugali. Yeah. Yung pagiging papansin or yung kulang sa pansin. Oo. Sad to say sa social media, no? For you to have a lot of followers, ang kailangan lang ipakita yung balikat. Mm. Ipakita yung nakakalungkot ngayon. Again, pakita yung mga cleavage. Yes, what's the world? Ano yung nangyayari sa mundo? Anong nangyayari sa mundo natin? Right? Mm-hmm. See, bakit hindi natin kailangan magpapansin po? See, hindi natin kailangan magpapansin para lang sa mga bagay-bagay na yan. Pagkat ang lahat ng bagay na meron dito sa mundo ay lilipas, kukupas. Mm-hmm. Right? Oo, huwag tayong kulang sa pansin. Para lang naalala ko tuloy yung minura ang presidente, di ba? Mm-hmm. At sinabi, papapatay sa halagang ilang milyon yon. Mm-hmm. Tapos nung in-interview siya, nung hinuli siya, sabi niya gusto niya lang daw mapansin. Mm-hmm. Wow! Gising. Yes. Diba? Gising tayo. Gising-gising tayo. Hindi natin kailangang magpapansin. Yeah. Kasi, kung ikaw naman ay marikit at, you know, the presence of God inside, sabi nga natin, no? Pogi. Yeah, presence of God inside. Beautifully made by God. Ano? Hindi na kailangan magpapansin. Talagang magiging kapansin-pansin yes, ka. Right. So, wag na tayong KSP. Gising! Yes, gising. Kailangan natin magising. No? So, dagdagan ko pa, Daddy. Okay. Siguro, no, isa pa sa binibining marikit na kailangan gisingin na may maling pananaw is yung public display of affection. Mm-hmm. Yung PDA na tinatawag. No? Third times we saw in a lot of streets, no, makikita natin yung mga babae proud pa sa mga ginagawa nila which is hindi dapat na ginagawa sa kalsada. Right. So, sa mga bagay na dapat nating iniiwasan bilang tayo. Kung ikaw ay babae, wag na wag ka. Lalo na kung hindi pa kayo mag-asawa, I forgot the right term, I think, premarital sex, right? Mm. No? Premarital sex is a sin right in the eyes of the living God. So, mga babae, kung inaakbayan kayo sa kalsada at hindi pa kayo mag-asawa, huwag kayong papayag. Right. Kasi hindi yan yung binibining marikit. No? Mm-hmm. Kung kung kayo babae, gusto kayong halikan sa kalsada, huwag niyo po yung papayagan. Bakit? Kasi hindi tama yung bagay na yan. Oh, sabi nga natin yung mga nakaraan, nire-respeto ang mga babae. At kung mahal ka ng lalaki, dapat may pag-respeto. So, tama yun, no? Hindi dapat yan. Kung ikay binibining marikit, ano, hindi dapat yung public display of affection. Yung PDA na tinatawag. Tinatawag, ano? Sabi ko nga, lagi po ako nang gigigil kapag ka meron ako nakikita sa sasakyan. Hmm. Tapos mga batang-bata pa naglalampungan sa harapan mo sa jeep. Ang sarap. Alam mo yun, yung sabi ko siguro kung anak ko to mahahatak ko eh. Sabi ko, di ba? So, hindi maganda. Or, minsan, madadaanan mo doon sa kanto. Naku, nandun lang sa isang kanto. Minsan, nandun pa sa sakaya ng jeep, naghahalikan. No? Or, kung ano namang pinagagawa, no? Mga kabataan, please, please, huwag niyong i-public ang mga ganyan. At huwag din, well, hindi ko naman sinasabing itago nyo. I-private, yeah. No, kasi hindi right dapat. Like, right age, yes, and the right place. Right place, right person. Right person, lahat ng tama sure dapat right way na ginagawa. Yes. Sa tamang pamamaraan sa lahat ng bagay. Amen. So, huwag kayong pahawak-hawak dyan, ha? Ang totoong binibining marikit ay hindi yung talagang parang paganyang-ganyan, no? Or, so, ganda mo ate, dami mong boyfriend, no? Right. Or, ganda mo ate, daming umahabol sa'yo. Or, excuse, ganda mo ate, nakikita kita kung sino-sino kasama mo. Wow! Wow! Hindi wow yon. Gising! Yes, amen. Gising po. And I think some of our viewers, they hear those testimony po ng mga artista na talagang they keep themselves na tama yung ginagawa. Okay. I think Moira, you have heard the testimony of Moira po, di ba? Nung hindi siya talaga nagkaroon ng premarital sex,
bago doon sa marriage niya. And they have a good testimony. And a lot of people, many people admire this couple. So, ibig sabihin, ang totoo po pala dito sa mundong ibabaw natin, yung mga tama yung ginagawa, righteous yung ginagawa, yun pa rin talaga ang nire-respeto at hinahangaan ng sumunod. Oh, yung, no? So, kung ikaw ay binibining, Marikit, hindi ka pwedeng gumawa ng ganun. No? Public display. Public display of affection. Or, diretsuhin na natin, sunod na rin natin, ang binibining Marikit ay hindi nagpapagalaw hanggat hindi kasal. Yes. No, meaning, you must protect and very careful to protect your virginity. That's right. No? At hindi lang ito sa babae. True. Hindi lang ito para ikay maging binibining Marikit. Kahit sa mga binatang taring at binatang pogi. May puri din po ang lalaki. Yes. Lahat ng nilalang ng Diyos ay nilikha ng Diyos na may puri. Kapuri-puri, hindi kadiri-diri. Yes. Diba? So, wag natin gawing kadiri-diri yung ating katawan, kundi i-maintain natin na ito'y kapuri-puri sa harapan ng Panginoon. So, kung ikaw ay binibining Marikit, dapat, actually, ako ang paniniwala ko, and I will stick on that belief, kahit na gantong sinabi nila ay masyado nang nagiging moderno ang ating kapaligiran, pero the best pa rin talaga yung mapangalagaan nila ang kanilang virginity, right, ang kanilang pagkababae, ang kanilang pagkalalaki, ang kanilang puri. Yes. Sapagkat yun ang pinaka the best na maireregalo nyo sa inyong magiging asawa. Right. So huwag kayong magpapagalaw, gising! Yes, gising. Ano? Sa akin, for me, pag madaling makuha, madaling makalimutan. Yes, easy to forget. Pag madaling mapasagot, easy to forget. Madaling mawala. So yan po yung ginigising natin at iniiwasan po nating lahat. Again, hindi tayo dogma po dito. What we're trying to do is maiwasan po natin yung mga bagay na talagang sadyang mali sa harapan ng Panginoon. Right. Tandaan nyo po lagi, kailanman hindi pwedeng baguhin yung mali na magiging tama. No. In the eyes of God, what is wrong, and what is right, is right. Yeah. And premarital sex, a sex without marriage, is a sin. Yes. In the eyes of God. So, hindi natin pwedeng sabihin yun, ay, naganto, nagkaroon na kami ng nagpagkakamali, edi tanggapin na lang natin. See, tinatanggap na lang, hindi po ganun yun. That's why, we have this portion na gisingin para maiwasan po natin itong mga bagay na ito. Okay. Para gusto mo masabi, ikaw ay binibining Marikit, no? At alam mo kung saan ang gagaling ang Marikit kay Kristo. Yes. Kaya ang mga tao ay napapadikit sa'yo kasi nakaka-attract yung Marikit mo. That's right. Ano? Eh, syempre, yung puri mo ay mapananatili. Yes. Amen. Dapat ganon. Kapuri-puri, hindi kadiri-diri. Yes. Gising! Kaya huwag ka nga nga. Huwag ka nga wa. Gumawa ka. Gising! Panggising na mensahe. Binibining Marikit, o maganda, maningning. Hindi ba't kaibig-ibig? Marami sa'yong naaakit. Ikaw ang laging bukang bibig. Ano nga ba ang tunay na kahulugan? Baka mamaya, ikaw ay naguguluhan. Na ito ay panlabas na anyo lamang at pawang bugso lamang ng laman. Ito ang pawang katotohanan na sa binibining Marikit na tinuturan o binabanggit, hindi lamang sa angking kagandahan, kundi sa kabuuan ng katauhan. Na pinapahalagahan ang sarili, binibigyan ng dangal ang pagpili na mga tama at dapat gawin. Hindi ikinatutuwa ang paggawa ng mali, ngunit ikinagagalak sa tamang mga gawi o gawain. Ang binibining Marikit ay isang huwaran sa puso, sa salita, at isipan. Ang salita ng Diyos ay pinapahalagahan at ginaganap na may kabanalan. The Word of God says in Proverbs 31 verse 10, she is worth
far more than rubies. Ibig sabihin, mas higit pa siya kesa sa mga palamuti. She opened her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Ang kanyang bawat pagbikas ng mga labi ay may karunungan. Ang bawat sasabihin, ang bawat bibikasin. At sa bawat pagsasalita niya ng kanyang mga labi, ito ay makabuluhan at may ibinibigay na mensahe sa bawat buhay ng bawat isa. Proverbs 31 verse 30 says, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Ang ganda ay maaaring makapandaya, subalit ang babae na may takot sa Panginoon ay papupurihan. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Her beauty should not come from outward adornment such as elaborate hairstyles, the wearing of gold jewelry, or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfailing beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Hindi kinakailangan ng mamahaling palamuti, mga gintong nakapalamuti sa atin, o anumang bagay na maaaring ito ay masyado nang nasosobra sa ating mga pansariling ginagawa. Sapat na ang makita ang kagandahan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat buhay ng bawat isa. Hindi ko sinasabing masamang maglagay ng mga palamuti kung ito na may bumabagay sa atin. Subalit ang focus sa kagandahan ng mga bagay na nagbibigay ng palamuti sa mukha at sa ating mga katawan ay hindi tama. Sapagkat hindi lamang doon nakafocus ang kagandahan ng isang tao, kundi mula doon sa loob hanggang panlabas, ang kagandahan ay makikita natin higit sa lahat kung ang kagandahan ng Diyos sa ating buhay ay nakikita, ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay ay nararamdaman. Yan ang binibining marikit, nagniningning ang kagandahan sa kaluwalhatian ng Panginoon at kagandahan ng pag-uugali, kagandahan ng mga salita ng Diyos na nakikita sa kanyang buhay. Ang binibining marikit na dapat idanalangin ng isang binatang taring o marangal at maginoo, nagbibigay dagdag kulay sa mundo, tunay na binibining marikit at sadyang kaakit-akit. Kaya wag nating pabayaan na tayo madaya ng kariktan ng walang kabuluhan sa halip makita ang kagandahan ng kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isang mga kababaihan, maging ang mga kabinataan, Panginoon, ay mapanatili ang mataas na uri ng dignidad, ang kaluwalhati ang nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo na nakikita sa aming mga buhay na nagsisilbing ganda sa bawat buhay ng bawat isa habang kami lumalakad sa aming pamumuhay Kristiyano. Dalangin ko, Panginoon, kung sino man ang nangangailangan ng paglakad pa ng higit na kagandahan ng pangloob at panglabas na nagmumula sa iyong kaluwalhatian, idaloy mo po sa bawat buhay ng bawat isa upang sa oras na ito makita ang binibini, ang kabinataan, ang kagandahan, ang kariktan, ang kaluwalhatian at kaningningan ng iyong presensya sa aming buhay ay laging makita
hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gising na sining. Ang gising na sining po natin ngayon ay kakaiba because it's about spoken words mula sa tula na binabanggit sa pamamagitan ng pagbigkas ng pananalita ng ating mga manunula. So, panoorin po natin ang spoken words na makikita po natin sa oras na ito. Palang araw po sa ating lahat. Ako po si Leonel Malcuesto. At ang pamagat po ng tula kong ito ay binibining marikit. Sana po magustuhan niyo po at mapagpala po kayo sa aking tula. Binibining marikit. Binibining marikit, saan ang gagaling ang iyong rikit? Bakit tila lahat ng mga lalaki sa'yo gustong dumikit? Binibining marikit, meron pa ba? Binibining marikit, umiiral ka pa ba? Sa mundong moderno, matatagpuan ka pa ba? Nasaan ka na? Sana ay matagpuan na kita. Binibini na nakakabighani, na pumukaw sa puso ng mga lalaki. Binibining marikit, meron pa ba? Binibining marikit, umiiral ka pa ba? Katangiang meron ka ay hindi maikakaila. Natatangi mong ganda at ngiti na mala porselana. Binibining marikit, meron pa ba? Binibining marikit, umiiral ka pa ba? Binibining marikit, kamusta ang iyong pananamit? Bakit tila nasobrahan sa ikse at liit? Yan na bang batayan ng binibining marikit? Kaya kapag sinita ka ng mas nakakatanda sa'yo, ikaw pa tong galit na galit. Binibining marikit, meron pa ba? Binibining marikit, umiiral ka pa ba? Nasaan ka na? Sana ay matagpuan na kita. Binibining marikit, hindi ba't kaibig-ibig? Marami sa'yong naaakit. Ikaw ang laging bukang bibig, mapaumaga, tanghali o gabi, inaabangan kita palagi. Sana makita ka na para aking masabing, binibining marikit, iba ka sa lahat, ikaw ay katangi-tangi. Binibini na marunong rumispeto sa kanyang sarili, na hindi pumapasok sa relasyon na minamadali. Marunong maghintay at ginagawa ang tama, hindi ang mali. Binibini na marunong gumalang, marunong gumalang sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pananalita ay di puro mura ang laman. Namumutawi sa kanyang labi ang pananalitang paggalang. Higit sa lahat, binibining may takot sa Diyos. Kaya meron siyang buhay na maayos. Pananalangin at pagbabasa ng Biblia, dun siya nakapokus. Kaya pinagpapala siya ng Diyos ng lubos-lubos. Binibini sa Diyos ay marunong magpuri. Binibining marikit na marunong sumamba palagi. Na mas mahal niya ang Panginoon kesa sa mga pogi. Mas unang kinikilig sa Word of God kesa sa mga lalaki. Binibini, walong letra sa kanya ay nakakabighani. Letter B, Biblia ang hawak, hindi cellphone palagi. Letter I, iniibig niya ang tama, hindi ang mali. Letter N, nagnanais na lalong sa Diyos mapalapit. Letter I, isinasantabi ang sarili para sa kapakanan ng nakararami. Letter B, babaeng may pangarap sa sarili. Letter I, iniisip ang pagsubok sa buhay ay kabahagi. Letter N, ng paglago at pagiging matatag na babae. Letter I, ikinagalang niya mismo ang kanyang sarili para igalang rin siya ng ibang mga lalaki. Binibining marikit, ano nga ba ang tunay na kahulugan? Baka mamaya ikaw ay naguguluhan na ito ay panlabas lamang na kaanyuan at pawang bugso lamang ng laman. Ito ang pawang katotohanan. Sa binibining marikit na tinuturan, hindi lamang ang angking kagandahan, kundi kabuuan ng katayuan. Na pinapahalagahan ang sarili, binibining may dangal at tamang pagpili. Hindi ikinakatuwa ang paggawa ng mali, ngunit nagagalak sa tamang mga gawin. Ang binibining marikit ay isang huwaran sa puso, sa salita, at sa isipan. Ang salita ng Diyos ay pinapahalagahan at ginagawa ng may kabanalan. Yan ang binibining marikit na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko na sana ay matagpuan ko na ang isang kagaya mo. Handa akong maghintay para sa iyo. Lamang po, glory to God. Panahon na para magpaalam na naman tayo.
ang bilis talaga ng oras. Yes. Sobrang bilis, Daddy. Kaya, alam niyo po, bago kami magpaalam, gusto po namin sabihin sa inyo, pwede po kayong mag-subscribe sa GK Fired Up TV sa yes, YouTube. Yes, that's right. Konti na lang po. Road to 1K na po tayong lahat. Oo, at para po magamit natin ang YouTube sa pamamagitan ng pagla-live. At ganoon din, ay mapamonetize po natin para ito pong malilikom doon ay maipapagpatayo po ng magandang bahay-sambahan na magiging center din ng Gising Kabataan. Yes. So, I'm encouraging you to subscribe GK Fired Up TV at the YouTube and then like the Gising Kabataan page. Yes. One hug, one subscribe is a big help po para po sa Gising Kabataan. And also po, if you have a question for this, the whole month po natin na naging topic, pagka meron po kayong hindi clear o gusto nyong itanong about your relationship, pagbo-boyfriend, pagga-girlfriend, just tell it lang po, i-comment nyo lang po kung may question kayo. At kung gusto nyo po ba magkaroon po tayo ng live mismo ng Q&A about this, just comment at mag-suggest po kayo kung ano po yung gusto nyo. At huwag nyo pong kakalimutan, kung kayo po'y napapagpala, and if you want to bless the ministry of GK Gising Kabataan Fired Up, you can send your offering in the GCash number. Or if you want the bank account, just message to us and we will give it to you, our bank account. Yes, direct message lang po at PM po. Amen. Kung hindi po si Daddy yung nagme-message sa inyo o yung Gising Kabataan na official, please don't maghulog, wag po kayo maghulog pagkat hindi po kami yon. Kung hindi po doon sa Gising Kabataan, opo, doon kailangan doon kayo sa Gising Kabataan page, magme-message. Yes. Or, i-personal nyo kung sino man yung gusto na nasa Gising Kabataan. So, paano ba yan? Yes. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Martes, alas 3 ng hapon, Gising Kabataan Live!